Lumapit sa may altar sa Santo Niño de Tagig Parish ang lalaki. Pumunas-punas pa sa imahe ng mahal na birhen. Sabay lumingali nga. Pero ilang saglit lang kapansin-pansin na tila may kinukuha ito sa likuran ng estante ng imahen. Humanap ng tiyempo. Inilagay ang kable ng microphone sa kanyang bag. Humawak muli sa imahen. Tsaka dali-daling umalis. Kwento ng kura paroko ng simbahan. Magdadasal sana sila nung hapon nang mapansing nawawala ang kable ng kanilang mikropono. Aniyang nakababahala pa. Hindi ito ang unang beses na nanloob ang lalaking ito sa mga simbahan. Noong Marso, nakunan din ng CCTV ang parehong lalaki sa kalapit na Our Lady of the Poor Parish. Humanap rin ng tiyempo. Tsaka naman kinuha ang mikropono ng simbahan. Matapos ang insidente niyan, dumayo pa siya sa Saints Peter and John Parish sa Potrero, Malabon noong Mayo. Mula sa likod pumasok sa sakristi ng simbahan hanggang makarating sa altar. Ngayon naman, ang kanyang pagdadasal kuno, lumuhod bago tuluyang kinuha mga mikropono sa altar. Pati ang mikropono sa podium ng commentator, di niya rin pinalampas. Pati ang kable ng mikropono ng simbahan ng San Isidro San Roque sa Mikawayan, Bulacan noong Setyembre, tinangay niya rin. Panawagan ng mga nabiktimang simbahan, mahuli ng lalaki. James Agustin, GMA News.